nakasira ng relasyon mo. Parang feeling ko kaka-check out lang nito. Parang niya, hindi daw siya batong ligo, oily lang pala niya ko. Halatang taga-Ilocos siya. Ano ko nasabi? Hawaiian yung pal. Welcome sa Music Box. Kanina lang kayo bumiyari, papapuntang Manila. Awan na. Pero sila, galing Ilocos. Ah, ikaw ang binisita. Bakit? Paano nung ba sila? Family. Bakit nila binisita? Hindi ka naman punto. Kapamilya ka klase. Oo. Paano sila, bakit sila lumuwas? Birthday mo ba? Kasi sa... Birthday mo? Anong okasyon mo? Bakit lumuwas? Ang weekend kasi, di ba? Long weekend. Pero 1 month na kasi, long month. Siya yung 1 month na dito. Anong work mo dito? Ba't na nag-ilibag sa stage yung tulumang babae ko sa laon? I'm from Hawaii. Oh, puta ka. Balik ka sa iyo. Kasi ba, I said it right? You said it right? Kasi kung hindi siya nagtatrabaho, pagkatapos naka-veneer siya, may pera talaga siya. Oo. Mayaman. Saan mo pinakabitong veneers mo? Kasi mas mahal ang mga magpagawa ng ipin sa ibang bansa. Kaya ngayon mga iba nating mga kababayan doon, mga medyo bungal-bungal, umuwi pa ng Pilipinas kasi dito mura. Tamang malibe. Mas mahal dito. Mahal dito paggawa ng ipin? Hindi kasi sa Canada ganun eh, di ba? Mas mahal ang paggawa ng ipin. Ay, puta ka. Sa Hawaii, mura. Mas mura na sa kanya kasi ano lang, glue stick lang kasi yung pinapagod. Ay, huwag kang umuyan ng resipata, baka mamaya maiwan ha. Sumama doon sa kanya. Pero before anything else, what do you want to sing pala? Yun nga, Wind Beneath My Wings. Ano song? Wind Beneath My Wings. What do you want, guys? Tiny Bubbles. Alone! Party Shell. Alone. What do you do in Hawaii? I own a salon. Ay, may salon sa Hawaii? Hindi mo pwedeng okra yun. Susan, hindi sa Quezon City, hindi sa Pasig. Sa Hawaii ang salon niya. Ako kasi yung pinsan ko sa Europe may salon. Anong salon niya? Sa London. Sa London. Pero yung sa kanya kilala din kasi yung salon niya ang pangalan, Sylvester Salon. Salon yun, salon! Ano pangalan ng salon mo nga doon, Sylvester? The Modern Lash. Kaya sa kanya siguro yung ano, yung Lash ba? L-A-S-H or L-U-S-H? L-A-S-H. Lashes! Kasi naka-lash eh, oo. Oo. Hindi, nakikita ko kulang-kulang na parang naputol-putol. Kumalagsus. Yan yung part na makatina. Oo. Kasi 1 month na kasi siya dito. Kaya? Kasi pakit ang tubig din dito. May boyfriend ka ba? Single. Are you from Ilocos Norte? Are you from Ilocos Norte? Yes, from Ilocos Norte ka no? Okay, sige. Kasi noong 1986, nung lumipat si Apo doon sa Hawaii, marami sa mga loyalists niya ang sumunod sa Hawaii. Yes. Tapos sa mga naging trabaho niya, mga nagpa-farm, di ba? Nagtatanim ng mga pinya. Totoo. Kaya ang daming Pilipino na natira ng mga Hawaiian. Oh. Tsaka sexy sa kanila yung mga ganito, yung mga medyo malaman. Uh-oh. Ang tawag ay Chamorro ba? Ano? Chamorro. Chamorro. Chubaca. Chubaca ali. Sa Quezon nyo. Iba naman yun. Ang tawag sa produkto ng Hawaiano at saka Pilipino. Ano? Jalapeno. Ay, oo! Paborito ko yun! Alam nyo ba mga tao sa Hawaii kung anong tawa? Ano? Hawaiianas. Hawaiianas. Tsaka sa Cuba yun. Brazil pala. Kailan lang balik mo sa Hawaii? Sa Friday. Mag-enjoy tayo dito. Parang feeling ko hindi mo na kailangan ng peso doon, so kailangan mag-iwan ka rin sa amin. Oo! Para sa safety niya. Ito ah, kilala sa buong mundo na mga taga Ilocos ay mga taong matitipid. Di ba? Kilala sa Ilocos ang mga taong matitipid. Sabi nga nila yung mga Ilocano, mga Ilocano, it's a legendary parang fact na makunat sila. Pero I think ngayong gabi, mababali ang paniniwala. Kasi taga-Hawaii na siya. Gano'ng katagal ka na sa Hawaii, di pala? 5 years.
5 years na rin. Okay. So wala na. Pero yun mo, sa loob ng 5 years, ang kapag patayo ka ng salon, iba yun, te. Saka sa hawa. Kasi po, kasi sa mga 5 years, mga OFW natin, kumabalik dito, na nagsisika pa rin sa buhay, pero siya nakapagpatayo ng salon. Nung nagpunta ka ng Hawaii, anong pinakauna mong trabaho? Front desk. Hotel? Oh, oh. Saan? Saan? Ang pangit naman pag sa bahay lang nila. Front desk ba sa bahay? Oh, parang yung front desk to. Sa community bar, tikiler. Saan ang front desk? Siyempre, mga hotel yan o ano? Sa hotel daw. Oo, sa hotel. Suicide hotel. Kasi first class. Oo, ano hotel? Suicide hotel? Hindi naman nagpakamatay dyan. Kasi second, tapos tumatalo lang sa ruta. Hanggang 6th floor daw kasi. Kanoon ka naman yung suicide hotel. So ano, magsi-check-in ako, bakit ito? Magpapakamatay lang ako. Tapos sa suicide, anong oras ka magpapakamatay? Para madyan daw. Kasi ang logo nila, once you check in, you'll never check out. Dito? Nandito kasi yung nagpabantay ng hotel mo ngayon, no? Ay, salon. Salon. Ang close shop naman. Paano naman yung mga tauhan mo? Ano, kaka-expand ko lang po 2 days pa. I was only the one working. Oh, really? Yes. So you do everything? You do everything? Yes. Ay! Ano to? Habang nagpuputs pa ka, tinuglory mo yung isa. One women show siya. Ano tawag ito? Ano, di ba kasi pag nag-foot spa ka, takes time na bago mo yung foot spa kasi binabagal mo muna. Yes. I'm an esthetician. So. Esthetician? Esthetician. So lahat ng service mo? Basta pang mukha, di ba? Gusto mo yan yung mga microblading. Mga microblading, mga no streaming, okay na tayo. Bugal! Ay, malalaman niya! May nakakatawa ako, kuya. Malalaman niya! Kung silang mga may sikretong tinatago. Ay, oo. Sa tingin mo, sino yung mga gawa? Yung mga gawa yung mukha sa amin. Sabi niya, rhinoplastic. Agad na ba ito ba? Hindi kasi pumasok si Salaman. Ano sabi niya? Ibait mo, be. Sige na. Okay lang. Ito rhinosaurus. Ay! Sabi? Natural, no? Si Antone. Wala. Ito. Ayun, no? Natural. Pero sa tingin mo, sino may pinakamaraming ginawa sa ano? Sa mukha. Wow, na-easy naman. Alam mo, kanina, magaan logo. Pero putang ina mo talaga. Oh, hindi. Ay, sa mga. Magpapasubing yun. Hindi. May napapaya kami ibang tao. Just being honest. Hindi. Alam mo, minsan totoo pala yun, no? Hindi ko na nga gagawin. Kasi ako, kasi honest din ako. Totoo pala yun. Yung honesty pala, nakakasakit. Pinagawa ba namin para masabi mo? Ano ba? Ito, hindi yan na nakita na ano ha. Natutulog doon nung isang araw, binangungot, lumabas yung kaluluwa. Hindi niya nakilala yung sarili. Bumalik ko yun. Parang kasamalik na tawa na. Sa tingin mo, anong ginawa sa akin? Lahat. Ay, sas! Hindi, sasabihin ko naman yung totoo eh, kung anong ginawa. Ilong. Ilong lang? Ako, anong ginawa sa akin? Lahat. Botox daw? Ano yung magpagami mo ako? Ang tanda! Bakit po ko tinuturo? Kasi makagami nito. Ang tanda! Botox! Botox? Alam mo, 60 years old? Yung sabi yung skin. Ibig sabihin, kulubot! Makasama din mo kayo. Ipatapakot din. Mga madre, mga madre, yung mga botox. Nagpapabotox kay father. Father, bottom mo naman ang baboy. Ate, dito ka sa gitna. Parang, eto, bukod sa'yo na galing ng Hawaii, parang I think si Sir parang galing din ang ibang bansa. Really? Saan bansa kaya? Where'd you come from?
Valenzuela. Ay, hindi ko kayo mag-deny, sir, kasi parang leader kayo ng X-Men. Kaya, Professor X. Tsaka maraming beauty queen ang nanggaling sa mga. Gaga, Venezuela yon. Sige, mamaya kausapin. Abi, yung salon mo, ang daming ano, no, services. Hindi lang siya pure na salon ko, guys, sa Pinas. May aesthetics din, may spa. So kung ikaw lang mag-isa, mga nakakailang customers ka sa isang araw na yung natutupukan mo talaga. Five to six. So, kasi di ba ang microblading, ang tagal na gagawin. Tatlo, apat na oras. So, so I started doing lashes only. Okay. And then, I realized I need to expand. Oo, tama din naman yun. So, ngayon may mga tao. So, kasi syempre yung mga microblading na yan, ang laking bagay yung microblading po. Kasi di ba pag nag-makeup tayo, pinakamatagal yung kilay talaga, di ba? Oo. So, mas maganda yung walk-up like this. Hindi na yung microblading doon, powder on print na. Opo. Ano daw? Quarter pounder na daw yun. Nalagyan ka na ng burger dito sa kilay. Nalagyan ka na ng burger dito sa kilay. Ang ganda naman ng kilay. Ano tawag doon? Quarter pounder na. Kasi yung microblading yung stroke lang yun, yung powder lang. Huwag mong ginaan yun. Para siguro buhay yung kilay kasi yung microblading. Gago, may patay bang kilay? Tagata! Pero kasi nakatatulang, siguro yun parang 3D. Ay! Bakit naman yung pagpatay yung kilay? Pero anong ilalagay mo dyan? Ang IMP! Pero ang pinakamarami mong clients is microblading. O lashes. O lashes. Lashes. Na perfect mo na yun. Of course. Oo. Business sa Hawaii, ah. Dali lang, may license ka. Nag-umpisa ka ba sa parang kaibigan muna, tapos dumami yes, na tayo? Nag-training ako, hindi ko kailangan mag-aaral. Oo, kasi pag hindi ka nag-aaral, bobo ka nun. Oo, okay, sure. Hindi ka matututo. Kasi si Mami, diba, yung kaibigan natin, may problema yung trabaho niya. Pagkatapos, ikaw atin doon sa, magkano lashes na pagkabit? Kasi dito sa Pilipinas, ang mura na ng mga pagkabit. Oh. It ranges from 500 to at least 2,000 dito sa Pilipinas. Ito. So that's more or less mga about $10 or something. Sa, $300. Mga nasa 16,000-17,000 ngayon ang $300. Kasi dito ang 200 pesos mo na lashes, ay, dalawang makakapal na ganun. Dalawang makapal na. Pretty bird. Inumpisahan na, hindi tinapos. Marami ka naging client sa microblading. I just had my certification, so... Ah, okay. Ano mo maganda? Maganda yung magpauso ka. Yung pinakamahal na microblading. Paano yung pinakamahal? Yung inimi parang wifi. Totoo. Madali lang naman yun. Tatatuan mo lang naman yung gano'n. Hindi, kasi gano'n yun eh. May kaibigan kasi ako. Yung hirap niya talaga, nagkikilay siya. Nagkikilay siya. Gano'n dapat yun sa pag nagkikilay kayo ng gano'n. Dapat gano'n. Eh siya gano'n. Masyadong stricto sa kilay ng gano'n. Tapos nakita yung hindi pantay. Hindi naman niya, nagkilay ulit siya pa sa taas. Sabi yung hindi pantay. Nakita yung gano'n kilay ulit. Hindi pa rin pantay. So namili na lang siya kung saan yung binura yung iba. Hindi ko naman magulito si ate. Oo. Sa kamayaman yan, mahal mag-put up ng business doon. Tsaka good luck sa business mo. Sana mas marami pang mag-ipas. Oo, magkaroon mo na maraming branches. Correct. Sure. At saka makakatulong ka sa mga kababayan mo kasi pwedeng mag-training dito yan tapos dasalin mo doon, di ba? Tsaka ano yan? Baby, lalo na mag-franchise-franchise doon, ay, palong-palo yan. Correct. Sa Hawaii, doon kasi mag-stay. Ah? Ano nga, huwag mo akong dinidilaan, hindi ako nalilibugan sa iyo. Awit ka na, baby, ha? Sorry, good luck sa business, ha? Tama! Tsaka ano, huwag mong inayang masyado kang pinapagod ng mga pinsan mo. Ikaw na nga magbabayad ng bill, ikaw pa kakal. Oo, totoo. Wala kayong mga sleeping babae. Saan? Ano yung bag sila? Ano ang bag nila? Yung biyahe mo na yung sabi nila, pagodin kami. If you're second bed, na to come here, my sister.
Welcome back! Welcome back! Sa sexy yung mga pinsan. Last question before you sing. Saan kayo sa Ilocos Norte? Sarat. Ano sa? Sa Tandang Sora. QC na. Bisaya. Maganda-ganda ng kalsada dyan sa ilo. Ang hirap pa yung natira ka talaga ng ibang bansa kasi yung ibang letra nila lamar ka. Tapos lang na ang tawag ko. Oh, ready ka na sa song mo? Alone. Alone ang ganda ng song. Palakpakan naman again guys for Jessica. Jessica. Magaling to si Jessica. Sige, kilay ka muna. Sana may talent siya nung kumakanta, nagma-microblading siya.